Igan, nagpapatuloy nga itong operasyon ngayon ng LTFRB at ng IAC patungkol yan doon sa mga tricycle na bumabiyahe dito sa mga national roads. No? Igan, ipinagbabawal yung pagbiyahe ng mga tricycle sa mga malalaking kalsada. Ang paliwanag sa atin dyan ni LTFRB Board Member Attorney Aileen Lizada ay dahil mahihirapan makipagsabayan sa mga mas malalaki at mas mabibilis sa mga sasakyan. Itong mga mas maliliit na mga tricycle. Delikadong delikado ito, Igan, lalong-lalo na doon sa mga estudyante na kuminsan napakarami pa na nakasakay sa iisang tricycle. So ang ginawa ngayon dito, Igan, sa May Katipunan Avenue ay pinatiketa ng MMDA at ng LTO itong mga tricycle dahil sila daw ay obstruction dito sa National Highway. In-interview din ni Attorney Lizada itong mga estudyante kung saan nga ba talaga dumadaan itong mga tricycle na ito, no? Pero Igan, yun nga, nalaman na along Katipunan Avenue yung biyahe ng mga tricycle na yan. So kanina, pinatigil yung operasyon itong mga nakitang mga tricycle na nag-ooperate dito along Katipunan at hindi pinayagang sumakay itong mga estudyante. Kaya lang, Igan, nagre-reklamo ngayon itong mga magulang dahil malilate na nga sa klase itong mga bata. Ang ginawa naman ng IAC ay isinakay sila dun sa army truck at iba pang mga sasakyan, pati nga yung mobile ng HTG ay nagsakay na rin ng mga estudyante para maihatid itong mga batang ito. Pero Igan, ngayon, no, paalala lang ng LTFRB, nanguhuli sila ng mga nasa national highway. Yung issue ng paggamit ng mga tricycle bilang mga school service ay nasa LGU pa rin. Igan. Maraming salamat sa lima refrain.